Hi guys! Welcome back to my channel! Susolusyon na natin ngayon guys yung problema ni Kuya na lagi daw nababasa yung kanyang puwet. Okay? So ito yun guys. Pero bago yan guys, gusto kong ipaalam sa inyo na dito sa mga videos na ini-upload ko, dagdag ka lang na makakatipid ka pa. Bakit? Dahil di mo na kailangan magpagawa sa iba. Dahil ikaw mismo ay kaya mo na. So syempre guys, sa pagkakapit ng seat cover, kailangan natin ng seat cover. Yan nga lang mamimili ka. Ano ba yung gusto mo? Yung medyo madulas? O yung medyo bagaspang? Meron din kasing makapit sa puwet. O, kala nyo nagbibiro ako. Merong ganon, okay? Tapos, mamimili kayo kung anong color. Kung gusto nyo ng pink, black, or kung anong color. Kung gusto nyo ng may design, meron din. Kahit nga Hello Kitty, meron, di ba? So kayo na lang pambahala doon. Pero guys, huwag kayo doon sa madulas. Alam nyo bakit? Kasi ang pangit. Pagka nagpreno ka, biglang aawante. Biglang aatras. Nako, huwag ganun guys. Doon kayo sa kumakapit sa puwet. Mas masarap na, mas maganda pa. O, di ba? Iwas disgrasya. Ganon. Ito pa guys. Kung nagkataon na mayroon kayong angkas, tapos madulas yung cover nyo. Aba, di ba? Ang sago. Tapos guys, kailangan natin ng screwdriver or kahit na anong matulis na bagay na pantusok doon sa ating gun tackerware na luma. At saka kailangan din natin ng pliers or kahit na anong bagay din na pwedeng pangsipet doon sa sinungkit nating gun tackerware, okay? Kasi gaya ng ginagawa ni mekaniko guys na nakikita nyo, kailangan tabaklasin muna natin yung lumang seat cover. Hindi po pwedeng yung papatungan natin yung luma. Wag, pangit, diba? So kailangan taklasin muna yon. Tapos ayan na, ilalapat na natin yung bagong seat cover. Sa pagkakabit niyan guys, kailangan natin ng gun tackerware at saka siyempre, gun tacker mismo. Ayan, yung hawak ng mekaniko. Okay? Tapos yung unang gagawin natin ay kailangan yung dalawang dulo muna ang kailangan nating i-gun tacker, i-dikit. Okay? Para makuha mo yung mismong lapat. Sa pagkakabit guys, siguraduhin natin walang kulubot ha. Ang pangit na may kulubot eh. Diba? Haplos habusin nyo guys para iwas kulubot ha. Ayan, ganyan. Tapos konting banat. Okay? So ayan po siya. So, sa minsan nga pala guys, may mga puan na kailangan tabasan kasi minsan yun ang gusto ng customer. Request nila kailangan bawasan yung foam kasi masyadong makapal. Pwede rin po yung gawin natin yun. Pero kung halimbawa okay pa naman, okay at tama-tama lang naman yung nipis, okay lang din po yun. So ikakabit na lang natin yung seat cover pagkatanggal ng luma, di ba? Ganon. Pagkatapos ng sa dalawang dulo, yung sa may bandang gitna naman kabilaan yung isusunod natin. Lagi lang po nating tatandaan na haplos at banat lang naman ang kailangan para walang kulubot, okay? Kapangit din kasi pagka may kulubot guys eh, di ba? Tapos babarilin na po natin paikot yung seat cover. Ayan, sa gilid lang po. Pero syempre sa loob yan, 'di ba, guys? Kasi hindi po pwede sa labas, makikita naman pag nasa labas yung gun tacker wire mo, 'di ba? So kailangan nasa ilalim po 'yan. So ganyan. Ayan, okay na po ba guys? Malinaw po ba? Ayan, nasusundan nyo naman, di ba po? So ayan, so pwede naman pagkamisan guys, kailangan, akala mo okay na. Pero pag medyo patapos na makikita mo, ay may kulubot pa pala, may nagiging kulubot siya. So pwede nyo pong tanggalin ulit yung gun tacker wire na ikinabit nyo. Pero wag naman yung tatatarin nyo na po ng butas ha, huwag naman ganun. So mga isa, dalawa lang naman natanggal, tagagun tacker nyo ulit. Okay, yun hindi naman halata po, yun hindi naman makikita. Kasi natural naman talaga po yun. Kasi ang ginahanap talaga natin ay maging malinis yung pagkakagawa, okay? So ayan, so gagaya ng ginagawa ni mekaniko, talagang hinihilot-hilot niya. May bisis nga pala guys na pagka yung seat cover ay medyo yung hindi rubberized, minsan kailangan talaga natin ng i-blower pa siya para maging mapalapat mo po talaga ng maayos. Okay, so yun ang pinaka-importante talaga guys para malinis tingnan, walang kulubot. Kung halimbawa guys, ikaw yung may-ari, ikaw yung may-ari ng seat cover, tapos yung binigay sa'yo may kulukulubot, matutuwa ka ba? Diba? Hindi. So syempre, tayo kailangan maging maingat din sa ating mga ginagawa, ganun yun. So, halimbawa, ikaw mismo yung gumagawa, syempre, basta lang pag-iigyan mo kasi pag-aari mo yan, gusto mo yung maayos yung gawa mo, diba? So, ayun yun, guys. Meron pa nga pala, guys, yung iba, depende kasi yan sa customer eh, o kaya sa may-ari ng motor. Yung iba, nire-request nila, gusto nila camelback. Ano ba yung camelback? Yun yung nakaumbok yung likod. Oh, di ba? So, ang kailangan, dadagdagan natin ng foam. So, pwede naman tayong magdagdag, pwede tayong magbawas pagdating sa foam. So, depende na lang po yan sa may-ari, guys. Okay? Ganun po yun. Ito naman po, guys, yung ginagamit nilang gun tacker. So, medyo may kalumaan na to, pero may silbi pa naman. Ganun. So, hindi naman kailangan bago lagi yung gamit natin, di ba guys? Ang importante, nagagamit natin ng maayos at nagsisilbi sa atin ng maayos, di ba? So, pag okay pa naman, itiyagay na natin yan, guys. Ganun lang yon. Pero kung marami naman tayong budget, bibili tayo ng bagong gamit kahit nang nagagamit pa naman yung luma. Ganun lang yon, di ba guys? Okay. So, halimbawa naman pala guys, ang seat cover na ikakabit natin ay yung may pangalan o may logo. Halimbawa, Honda, logo ng Suzuki, Yamaha, ganyan. Siguraduhin natin guys na nasa gitna naman po yung logo natin. Huwag naman yung basta na lang maikabit, ano?
kailangan yung kabilaan na gilid niya eh pantay para maayos tingnan. Yung kahanga-hanga naman tingnan, 'di ba, guys? Ganun lang 'yon. So, i-check mo yung nang maigay kung yung mismong logo niya pa ay nakatama or sakto sa mismong gitna. Ganun 'yon. Okay, guys? Siya nga pala, guys. Alam niyo naman, iisa lang naman yung kalaban ng seat cover, 'di ba? Ano? Eh di kuko ng agila. Ay hindi pala, kuko ng pusa. O, di ba? Kalmot lang naman kasi ng pusa yung madalas nakakapagpabutas niyan eh. So, ayun, kailangan nating halimbawa sa gabi nakapark yung motor ninyo, takpan niyo naman po para siguradong walang pusa na pupwedeng sumira ng seat cover niyo kasi sayang din naman, di ba, guys? Ayun. Halimbawa, ayaw nyo naman guys na may mga patakip-takip pa na nalalaman pagdating sa motor. Kasi halimbawa, si bisik ang tao, ba, guys, may solusyon naman dyan. Pwede kayong bumili ng seat cover, ay seat cushion kung tawagan. Yun po yung parang net na inilalagay or pinapatong sa seat cover natin. Yun, malamang hindi yun kakalmutin ng pusa. Kasi syempre, sasabit-sabit yung kuko niya doon, di ba? At saka, hindi talaga abutin nun. Yung medyo makapal kasi yun ng konti, guys. At saka, mapress ko din naman sa puwet. Kaya okay yun kung halimbawa lang naman guys na magtatanong kayo kung ano ang magandang gawin para iwas kalmot. Ayun, yun ang sinasabi namin sa mga customer na nagtatanong sa amin madalas. Kasi yun talaga ang problema nila eh. So ayan, habang nagdadadaldal ako dito guys, nakikita nyo diba yung ginagawa ni mekaniko? Ayan po siya. O, talagang inihilot-hilot niya pa para maging maayos yung mga gilid po niyan guys. Ayan. Okay diba? Ayan, talaga sinisigurado niyang maayos po yan guys. So, sa pagbabanat naman pala guys ng seat cover, huwag nyo namang banatin ng sobra-sobra ha. Baka naman po kasi mapunit naman na yung seat cover mo. Sayang din naman, di ba? So, yung tipong may parang sabing may banat ng may pagmamahal. Ganon. Okay? Sa pagbabaril naman pala guys, or sa paggagantaker naman ng seat cover guys, huwag naman yung masyadong malalayo. Huwag nyo namang titipirin sa gantaker wire, no? Parang yung tipong magkakagalit sila sa isa't isa. Huwag naman ganun. So medyo masinsin ang tawag dito, yung medyo malalapit-lapit naman sa bawat isa, no? Para maganda naman tingnan. Kasi pag medyo malalayo, ay nako, baka bumitaw lang yan. So ayan guys, nakikita nyo, malapit na si mekanikong makatapos, di ba? So ayan. Ganyan lang yung kabilis lang, di ba guys? So pagkatapos niyan yan, pagka okay na po yung pagkakagantaker, at saka wala ng kulubot, so ang gagawin na natin, gagamit na po tayo ng anong tawag dito? Yung cutter blade. Bakit? Dahil puputuli na po natin yung mismong sobra-sobra po ng seat cover po. Okay? So, pero magtitira po tayo, hindi po pwedeng dikit na dikit yung pagkakahiwa natin nung pagkaka-cut natin nung seat cover na sobra, hindi po pwedeng malapit siya po doon sa may gantaker wire, okay guys? So medyo at least 1 inch po, ayun, hindi inch, centimeter lang po, so mga 1 centimeter po from gantaker wire, okay? So ayan, ayan guys yung pinaglumaan ni kuya, so diba nakakaawa naman, kaya mababasa talaga yung pet niya. O, sa gandang yan ng seat cover niya sa ngayon, siguro hindi naman na po magiging problema niya pa yung pagkabasa ng kanyang pet. Diba? So, ganun lang yun, guys. Diba? Ang gara na. Ang ganda ng tingnan. O, diba? Ayan na siya. Kinakat na ni mekaniko yung sobra po na seat cover pa. Ayan. O, diba? Maganda na yung resulta ng ganyang gawa. Ayan. So, diba? Mabilis lang. O, kahit kayo, kaya niya nang gawin yan sa seat cover nyo, guys. Diba po? So, yan. Tapos na, diba? So, ikakabit na lang po ni mekaniko yung upuan po doon mismo sa motor niya. So, okay na. Balik po. Gina naman si kuya. Ayun. So, ito na nga guys yung video natin sa ngayon. Sana'y nakatulong at sana'y nagustuhan ninyo. So, paki-like naman po ng video kong ito guys. At saka paki-comment na rin po sa baba. At nang malaman ko kung anong mga yun nasa salob nyo. At saka kung ano yung masasabi nyo tungkol sa video kong ito. At saka, please subscribe guys. Please click the notification bell para updated lagi sa mga bago nating videos. At para matuto kung paano magkabit ng headlight LED. At saka kung ano paanong paraan para maging maayos yung liwanag ng headlight natin. So, i-click nyo naman po yung susunod nating videos, okay? Laging tatandaan na sa bawat pag-alis natin sa ating tahanan, ay may pamilya tayong nagmamahal sa atin at naghihintay sa ating pagbabalik. Kaya ingat at maraming salamat! God bless!